the room, bisitan mo na sila lahat muna. Kasi oh, mga nitsin naman sila kung nag-tweet-tweet na kaka-organize na nila. Kasama siya sa group ng Team Quago. Kasi na nandito din yung series ko. Yung karakter natin sa vlog. Oo. Hindi po. Oo, bisitan mo na sila lahat. Kay Faisal, ano ako ha, nag-ulit ako, sayang yung kanina. Pero okay lang, hindi ko siya didilitin. Hindi ko na lang siya didilitin. Kasi sayang yun eh. On the way na kay Faisal. Oo, zero ko sa didilitin. Okay, so antay-antay natin yung iba. Tsaka si Joel para makapag-check tayo ng attendance. So yung mga nasa GC pa rin hanggang ngayon, pakiantay na lang nung ano, pakiantay na lang nung i-screenshot ko mamaya. Hindi kayong i-screenshot ninyo mamaya. Ngayon Joel, magbababa ako ng link. Tas, akyat ka. Tayo attendance. Joel, pwede kang umakyat. Makapag-check na tayong attendance para malaman natin kung sino yung mga wala. Check natin kung ilan na tayong lahat na andito ngayon. So, ilan na na-check mo? Okay, so yung iba daw, nababasa ko dito sa Messenger, nag-update lang yung... Ano ba ito? Nag-update o nag-install? Sige, antayin-tayin natin sila.
Beno, mahaba naman yung oras pa natin. So hint sa mangyayari ngayong hapon, sabay-sabay yung 4 exams na ibibigay ko sa inyo. Joel, nakapag-ano na ba kayo? Nakapag-finals na kayo sa ibang subjects nyo? Opo. Final na po. Ang last na po namin ay kay Sir Liana po. Bukas ang finals niyo kay Sir Liana. Opo. Yun na po yung last namin. Sige, sige. So anong oras ang ano? Anong oras ang binigay niya sa inyong oras? Ng Sir Liana po hanggang Sir, ano ulit ang pinag-uusapan? Nakalimutan ko na. So, gaya nga ng sinabi ko, yung apat na exams natin sa apat na subjects na meron tayo, isi-send ko sa inyo ngayong lahat. And then, siyempre, take home yun dahil hindi naman pwede tayong mag-exam ng... So ano-ano ba yung mga subjects natin? AST 117, ELC 221, ELC 222, and then ELC 223. So kung meron kayong mga tanong regarding the exam, pwede nyong i-comment o hindi kaya, dito sa binabakong link, pwede kayong umakyat para maklarify natin yung mga tanong ninyo. O kung tapos na yung LS, and then tsaka nyo lang na-realize na, ay hindi ko pala naiintindihan tong sinabi ni Sir tungkol dito sa exam na to, so, ano naman, feel free to ano, to contact me kahit sa Messenger. Lang po. So, anong update, Joel? Pa? Anong update sa ating attendance? Kukunti pa po. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 11 pa po. May nadagdag ngayong bago si Ruedas. So, nasa ano rin natin, nasa GC rin si, ano? Si... Ryan Valencia. Ano yung pag-alala? Flag ceremony.
Wala. Okay ba yung dating, malinaw ba yung dating ng boses ko ngayon sa inyo? Yes, sir. Okay, very good. Uh-huh. Kasi pag sa bahay minsan, medyo paputol-putol tayo. Sino yung ako ang hari? Tapos na ako narating. Wow, thank you. Nakita ba yung pwede natin step extend subaksan Uy, si Baksal parang bago to sa grupo si Baksal ah. Good afternoon, Baksal. Binito. At least umabot ka sa finals. At least ano tayo, Joel, minimum of 20 tayo na present para kahit papaano mas mataas yung percentage na yung mga kaklase ay makakuha o hindi kaya marinig yung ating mga instructions. Sabihan mo ako pag meron na tayong 20. 11 pa, sir. Ha? 11 pa. 11 pa. So ang wala pa ngayon dito ay sino ba yung mga avid ano natin dito? Ang wala pa po ay si Coro. Amizona. Andiyan na si Coro. Ang wala po ay si Amizona at Chensa, Batikos, Baki, Cadiz, Lota, Carabelo, Manalo, Mendoza, Moreto, Tome, Tuzo at Valencia. Okay, so antayin natin sila kahit mga 5 minutes pa. Or 10 minutes, mga 10 minutes. So, yung mga present ngayon, kung meron kayong personal contacts nung mga wala, hindi kaya kayo yung ka-close na kaklase nung mga wala dito ngayon. So, ano naman, pasuyo naman na Oh, Jesse Bill, nakita ko kanina. Pasuyo naman. Paki-contact sila and then kung matatawagan ninyo at may i-send niyo sa kanya yung nasa GC natin, mas maganda. So mas maraming means of communication, mas maganda na mapapaabot natin sa kanila yung exam. And then pasabi na lang din na paki-visit yung channel para kung sakaling naka-upload na yung video doon, mapapanood nila yung replay ng instructions na ibibigay ko. Nakukuha? Okay, Ryan, okay lang yan. Kahit medyo mahina ang signal, ang importante, andyan ka. So, while waiting dun sa iba, antayin natin sila. Yeah.
So may 15 na tayo, Joel. Oo. May 15 na. Sir. So sige, antay pa tayo ng konti. Baka may dadating pa na ano, na iba. Sige, wait lang. Inaayos ko lang itong ano. Inaayos ko lang itong mga... mga exams. Ginagawa kita ko. Okay, so andyan na rin si Tucson. Shout out sa 11 million. Sa 11 million na nanonood. So 5 minutes, start na tayo ng pagbibigay ng exam. Joel, isa ka sa mga inaasahan ko na mag-extend ng effort para ano ha, para ipaabot dun sa ibang mga kaklase mo na yung exam sa. Kakayanin.
Okay, wala lang si Joel Amisona. Pagbalik, represent kita. So, para dun sa mga bagong dumating, gaya nga ng sinabi ko kanina, ngayong hapon, ibibigay ko yung 4 sets of exams dun sa ating 4 different subjects. Stay tuned lang, guys. Stay tuned. So, pagbalik ni Joel, bibigay na natin yung exams. So, ano, Joel? Pwede na? Type 1 kung pwede na ako mag-share screen nung ating exam. So, type 1. So, gaya ulit ng sinabi ko kanina, yung may mga tanong, pwedeng mag-send ng comments o hindi kaya magbababa ako ng link, pwedeng umakyat para personal na maitanong yung hindi maintindihan sa exams. Type 1 kung pwede na tayo mag-exam. Okay, so yan yung link. So lahat ng merong questions, pwedeng umakyat para magtanong ng kanilang concern dun sa ating questionnaire. So okay na, so mag-start na tayo, ha. Joel, si Jewel ay nasa GC. Apo, chine-check ko nga po. Si Lota. Pa-check na lang. So ito yung guidelines. Kapag chine-share screen ko na yung exam natin, so sino mga naka-cellphone na gamit? So yung mga naka-cellphone na gamit, pwede mo siyang i-print screen and pwede mo siyang i-post sa ating GC. Ay, hindi pala, Joel, total ikaw yung para ano na lang, ganito na lang. Para isa na lang yung tao, hindi na masyadong crowded tsaka maging congested yung GC natin sa mga questionnaire. Ikaw na lang yung ano, ikaw na lang yung mag-print screen and then ikaw yung mag-send sa ating GC. Pwede? So wala nang ibang magpi-print screen o pwede niyo i-print screen pero hindi niyo pwedeng i-send sa ating group chat. So, ang binibigyan ko lang ng authorization ngayon is si Joel. So, bakit? Kapag sobrang dami ng questionnaire sa ating ano, sa ating group chat, so dadami yung picture, magkakagulo-gulo. So, imbis na meron lang tayong apat na exam sa apat na subjects, magdodoble-doble yung itatype ninyo or yung i-print screen nyo na i-send nyo sa GC, masyado mahihirapan yung maghahanap. So tama na yung isang tao lang. Kaya ba, Joel? Kaya? Okay, very good. So si Joel, yung since siya naman yung class president natin, so siya na lang yung bigyan natin ng authorization para mag-type ng exams. So Joel, pakiganda na lang yung pagkaka-print screen. Sabihin mo sa akin kung yung pagkaka-print screen mo ay... Aba, kung yung pagkaka... share screen ko ay hindi fit doon sa screen. Okay, so ready na guys. So ito na yung ano, ito na yung first set ng ito na yung unang set ng ating exam. So magsi-share. Bababa muna, sir. Diyan ka na lang. Hindi ka makakapag-print screen habang andiyan ka. Kaya pwede naman. Okay, kaya yan. Oh,
Okay, so yung unang set ng ating exam is yung ating AST117 or the Industrial Power Electronics. So meron lang tayo ditong tatlong questions. So yung unang set ng exam is drawing, and then ano yung ito drawing? So draw the different types of network system or grounding system. So ano ba yung network system na tawag ito, diniscuss natin? Kung naalala ninyo, yung anim. Yes, meron tayong six na network system. So yun yung i-drawing, yung anim na network system. So each of one is 10 points. So doon pala meron na kayong 60 points sa bawat isang network system nakukuha. And then next type of exam, or test 2, is essay. So discuss the difference between each network system. So ano ba yung pagkakaiba-iba nung bawat network system? So i-discuss ninyo doon kung ano yung pinagkaiba-iba nung bawat network system. So in kapag nagdi-differentiate, pwede mo rin ilagay yung function ng bawat isang network system, and then kung ano yung gamit. So ganun yung nagdi-differentiate ng bawat network system or grounding system. And then essay number 2 or essay B, discuss the importance of grounding system. So na-discuss natin to, and then nagbigay din tayo dito ng ating mga ideas kung bakit importante na merong grounding system yung ating system. So yan lang yung tatlong exams natin. Aba, tatlong questions. So yan lang yung tatlong question natin. Nakuha, Joel? Pa-zoom. Isa pa po. Isa pa. So i-convert ko din ito mamaya sa PDF. Sa PDF, aside from ano mo, sa mga i-share screen mo, Joel, ano rin tayo tawag dito? So may question dito si John Harvey Cady. So yung pagsasagot ng exam is magbibigay ako ng oras kung kailan ninyo sasagutan. So ngayon, wag munang magsasagot. Makinig muna sa pag-explain ko ng bawat questions. Nakukuha, Cadiz? So wala munang magsasagot ng exam. So sabay-sabay tayong magsasagot ng exam. Jawan na print screen mo? Opo. Clear na, clear. So Joel, ganito yung pag-send mo ng print screen sa GC natin. Kung hindi kaya ng isang print screen kasi malaki yung size nung papel o nung soft copy natin. So yung pag-send mo mamaya, i-album mo siya na ito, tapos lagyan mo nang mag-indicate ka na, for example, ito yung exam para dito sa AST117. So wag halo-halo para hindi maguluhan yung maghahanap. Nakukuha? Yes, sir. And then isa pang points na kailangan. Mukha naman siyang kita. Okay, so isa pang points. Wala munang magsisend ng kung ano-ano sa group chat. So, bigyan muna natin ng space yung ating exams sa ating group chat. So kung pupunta kayo ng GC, wag nang mag-message na kung ano-ano para hindi na masyadong humaba yung ibabackread nung mag-aanat ng exam. So kung may tanong kayo sa akin, wag na sa GC padaanin. So i-PM na si Sir. Wag na sa GC. Nakukuha? Para hindi crowded yung ating GC mamaya. Pag after ng exam, pwede na ulit. Wag lang mamaya. So next set na tayo. Next set ng exam.
Naka-share screen pa rin ba, Joel? Date and date. Joel, nakikita? Yes, sir. Wait lang, sir. Wait lang. So, next exam natin is the motor control and sequential control or the ELC 221. Nakukuha. So test 1 is identification. So 1 to 10, identify the components of water pump system. So ano-ano ba yung mga components ng water pump system? So 1 to 10, identification. So identify the components. So ano-ano ba yun? And then test 2 is drawing. So drawing tayo ng test 2. Draw schematic diagram of a simple motor control circuit and indicate its parts. So dito, highlights ko yung, yeah. Talagyan ko ng highlights yung question. So schematic diagram ng isang simple motor. So ito is exam with research. So mag-research kayo. Since hindi naman tayo nakapag-actual dito ng diagramming ng ano ng motor control. So pwede kayo mag-research. Ang ayaw ko lang is yung ni-research mismo ang ipapasa sa akin. Kaya nga drawing. So gusto ko dito ay naka-drawing mismo. So maghahanap kayo ng schematic diagram ng isang kahit simple motor circuit lang, motor control circuit lang. So ano ba yung ng components ng motor control circuit? Meron lang siyang breaker, meron lang siyang contactor, meron siyang overload relay, and then the switching. So anong ginagamit sa switching? Pwedeng pressure switch, pwedeng push on push off. So yon, yung simple circuit lang na yon, yung pwede nating gawin. O kung gusto niyo medyo mas complicated yung sagot ninyo, so pwede tayong mag-Y delta or yung ating mga star delta kung kabisado ninyo yung connections. Pwede. Basta siya ay merong contactor and overload relay. So yung dalawang yun ang gusto kong makita. So, doon ako mag-grade on how you wired the contactor and overload relay papunta sa ating mga switching and then papunta sa ating motor. So ano pa ang tanong dito? Sir, ano po ba ang gagamiting motor? Single phase or three phase? It's either of the two. Kung gusto niyo na ang ating simple circuit diagram ay single phase lang, pwede. Kung gusto niyo na three phase, pwede rin. So yun lang. So next is essay. So sa essay naman natin dito is discuss your personal learnings regarding the subject ELC 221 or motor control and sequential control. So ano daw yung ating natutunan sa subject na ito? So ito yung aking pinaka post assessment sa lahat ng natutunan ninyo sa ating mga discussion. So essay, discuss your personal learning regarding the subject ELC 221 or motor control and sequential control. Nakuha na, Joel? Print screen? So yung mga nasa baba, pwede rin tayong mag-print screen. Joel, nakukuha mo yung print screen? Opo. Okay, very good. Okay, punta na tayo sa next set ng ating exam. So ano ba yung next set next na exam? Oh my. Ba't ito nagkaganto? Okay, so yung ating next exam. Sir, pa Zoom. Okay.
Kuha? Joel lang kuha? Yes, sir. So, yung next set ng ating exam is the electric power production. So, sa subject naman na ito, so, electric power production or the ELC 223. ELC 223. So, test 1 is enumeration. So, enumeration. 1 to 4, enumerate types of coal. So, kung natatandaan ninyo yung apat na types ng coal. And then, 5 to 10, ano ba yung mga focus of environmental concerns? So, what are the focus of environmental concerns? So, ano ba yung focus? So, discuss din natin ito sa ating online class. 5 to 10 yan, 5 to 10. And then test 2, meron tayo ditong dalawang essay. So, essay 1 or essay A, discuss the process of how coal is being used to generate electricity. So, kung natatandaan ninyo, yung pinorward ko sa inyo na clip, kung paano ginagamit yung coal, kung natatandaan nyo si Drax. So, si Drax is yung coal generating so si Drax yung ginamit nating sample sa pag-generate ng kuryente. So coal mine siya at saka coal generating company rin siya, kung saan pinakita doon kung paano yung coal is nagiging kuryente o yung coal is paano nakakapag-generate ng electricity. So, discuss the process of how coal is being used to generate electricity. So, essay 2 or essay B, why is it important to consider environmental concern in generating electricity? So, bakit importante na concern tayo sa ating kapaligiran habang tayo ay nag-generate ng electricity. So, yan yung isa pang i-discuss sa essay. So, why it is important to consider environmental concern? Nakukuha, Joel? Print screen? Joel? Opo. Okay, so meron lang tayong dalawang set ng exam dito. So test 1 is enumeration and then test 2 is essay. Okay na, Joel? Joel, okay na? Okay na po, sir. Okay, so punta na tayo sa ating... Pang ilan na ba to? Pangatlo o pang-apat? Tatlo po. Last na po. Last na? Last one na, sir. Yan. Okay, so dito na tayo sa ating estimate and costing, kung saan dito tayo may pinakamaraming na-discuss. Sir, pa-zoom. Yan. Wait lang, Joel. So, set number 4 ng ating exam is yung ating estimate and costing. So, final exam in estimate and costing or ELC 222. Okay, so test 1 is enumeration 1 to 6, the basic principles of estimate and costing. So, ano-ano ba yung 1 to 6 na yon? So, ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, wala pa tayong pandemic is na-discuss na natin daw. Isinama ko lang siya sa ating finals. Ang alam ko, meron kayo nitong hard copy. So, basic principles of estimate and costing. And the 9 to 15, ito yung discussion natin last week. So, factors to be considered
in commercial wiring installation. So ano ba yung mga factors na kinoconsider natin in commercial wiring installation? Nakukuha? So test 2 is drawing. So ito, yung ginawa natin by group last week or last ano natin, online class, is gagawin natin ngayon individually. So isa-isa natin gagawin. So ano ba yung ito-drawing? So choose a commercial building and then create a layout and quotation of materials and manpower needed. So nagawa na natin to by group. Ang mangyayari lang ngayon, gagawin natin siya by or individually. So choose a commercial building and then create a layout and quotation of materials needed and manpower needed. So nakukuha, test 2. Okay, test 3. Test 3 is again, ito yung aking post-assessment sa inyong natutunan sa ating subject na ito. So, discuss all of your learnings regarding the subject ELC 223 or the estimate and costing. So, ano ba yung mga natutunan ninyo sa subject na ito? Paki-indicate sa essay na gagawin. So, yun lang yung ating exams. Joel, nakuha? Opo, sir. Okay, so sino yung may mga tanong, pwedeng mag-raise ng question. Kagaya yung sinabi ko kanina, magbababa ako ng link. Pwedeng umakyat para magtanong ng kanilang. Sir, sa pagitna po sa question, para isang screenshot lang po. Kayang-kaya ng gawan para ninyo gawin. Ano, Joel? Sabi ko, kayang-kaya mo nang gawa ng paraan yan. Yes, Rans. Tanong ko dyan. Sir. Yes. Saan po lalagay, sir, ang ating exam? So, saan ilalagay ang ating exam? Napakagandang tanong. So, mas malinaw kung nasa band paper siya. Band paper, sir. Oo. Wag sa typewriting kasi dilaw. Kung pipicturan mo siya, baka mahirapan akong basahin. Abo. So, sa typewriting siya. Yung drawing po, sir, tigi-tigi siyang papel na yan o pwede pong pagsama-samahin? Tigi-tigi isa para malinaw siya. Tigi-tigi isa. Nakukuha? Opo, sir. Ilang araw pong bago gagawin niya, sir? So, ano yan, Ranz? Yung mga tanong mo is i-discuss ko pa. So, nag-aantay lang ako ng mga tawag dito, ng mga magtatanong. Pero ano yan? Maganda yung tanong mo. Since naitanong mo na, sasagutin ko na rin. So, kailan hanggang kailan pa? So, allowed kayo mag-submit ng inyong sagot right after matapos tong live stream hanggang bukas ng 4 p.m. Tommy! Dami ko pang ginagawa. Kaya ba? Kaya? Dami. Sir! Saan, sir? Gmail na po. With Gmail na po ipapasa, sir, yon. So, pwede bawat na siya. Saan ba siya? So, gagawa ko ng group. Ang panibagong group natin. Bawat subject, sir, para hindi kakalito. Bawat subject po ipapasa. Wait lang. Totoy. Ran, sa band paper talaga? Sa band paper talaga? Wala akong band paper. Bala ko sana itatype ko na lang. Tapos pipicturean ko na lang yung mga drawing. Ayan. Sabihin mo kay sir. Ayoko. Ikaw na. Ay. Parang hindi ko kaya hanggang bukas yon. Ang dami ko kasing ginagawa. Nagawa ko na accomplishment report. Hirap mag-drawing, no, anim? Anong na-drawing mo daw drawing nyo? Garning mythic na eh. Kada all mythic. Ano
Hoy, panalo ka na. Ha? Panalo ka na. Kinakabahan nga ako. Malakas din kasi ang mga yun. Butante ako din eh, oh. Butante ko na, si Maring Mark. Sino? Si Mark. Okay, so medyo nahirapan ako dun sa tanong ni Rans. Kumuha pa ako ng expert na tagasagot. So paano ba natin isi-send para ano? Para ando yung comment? So ano ba yan yung party list ninyo, Joel? Alin po? Yung salida. Di ba yan yung party list niya sa student? Sa SSC, tama? Yes po. Salida party daw. Anong tinatakpan mong posisyon? Na hindi ko masyadong binasa nung basta pinusuan ko lang. Vice President po, Internal Affairs. So sino yung ano mo? Sino yung running mate mo na presidente? Si Dominic po. So paano natin i-send yung ating tawag dito, yung ating ano, yung ating sagot, yung inyong mga answer. So gagawa ako bukas ng apat na GC. So yung apat na group chat na yon is sa ating AST117, yung ating, or gusto nyong email na lang? Sir. Yes. Ang sa akin lang, pwede pong ano, i-send nyo na lang po yung file. Isama nyo na lang po sa isang file. Tapos, send nyo na lang para doon na lang namin sasagutan. Yung drawing po, i-picture na namin yung drawing, tapos i-attach na lang namin sa file. So, ang tanong ko kasi dyan, Joel, lahat kaya? Ayun nga lang po ang problema. Kasi unfair naman dun sa iba na isi-send ko sa inyo yung isi-send ko sa iyo yung pala, file. Kasi nga pala ang gamit ng iba. Yung iba is hindi makakapag-edit ng file na dun magsasagot. Joel po mag-on file. So kaya para patas naman para sa lahat. Sulat na lang. Sige po, sulat na lang. Okay na yung sulat. Sulat and then maayos na pagkakapicture yung mababasa. Opo. So ganun na lang. So kung merong scanner, mas maganda. Pagkasulat, scan, and then send. Sir, pwede hanggang ano? Huwag naman hanggang bukas. Sir, huwag naman hanggang bukas yung ating ano. Plus na pasahan. So hanggang bukas kasi yung deadline ng lahat gawin. Baka hindi ko kayanin, sir. Ang dami kong ginagawa. So kung bukas pa lang kayo magpa-finals kay Sir Liana, kailan hanggang kailan niya kayo binigyan ng time na ipapasa yung mga sagot ninyo? Di po, matagal na pong binigay. Ano nabigay? Bukas lang po ang final ang pasa po, sir. Kung isang linggo na ata yun, no? Isang linggo na po. Dalawang linggo na po binigay, sir. So anong araw po bukas? Four po. Kasi po sir, bukas po ay mag-upload po ako ng ano, ng webinars. O nga sir. Diba na may seminar po online ang ano, ang CIT, Boom Industrial Technology po, ay may seminars online. Eh bukas ko po i-upload yon. Seminar, bukas ko po yun. Ba't may puso? Aling liit. Loko. Tapos kinocompile ko si sir, ko, sir, yung kay Sir Liana. Iko-compile ko pa yun sa mga iyan. Kasi okay, hindi sige, sige, sige. Sige, sige. So kung nahihirapan kayo na hanggang bukas, sige, gawin natin hanggang June 5. So type 1, kung sino yung pabor na hanggang June 5. Sir, pwede nga hanggang June 5 kasi June 4 ang last namin eh. So, June 5. Pwedeng rat-rat eh. Meron? Ayoko na. Gid na ako.
ito na yun. Hello. Lolo, ako dyan eh. Pasnado ang bulan. Type 1, type 1 kung pabor kayo na hanggang Gen 5. Yung mga Talaglag ako ng sandali. So gano'n na lang. So yung pagpapasa ng ano, pagpapasa ng exam is gagawa ako ng apat na groups para sa ating lahat. So ano na lang tayo, Joel? Paki-add na lang yung ating mga kaklase, ha. So lahat-lahat ng may a-add ko doon na friend ko sa Facebook, kasi hindi ko naman lahat friend sa Facebook. Yung lahat ng mga kapasok is paki-add na lang yung iba doon sa group na yon. Okay? So sino pang may tanong regarding doon sa ating mga questionnaire? Yung may mga hindi naiintindihang tanong. Habang nandito pa tayo ngayon sa ating live stream. So mag-aantay ako ng tanong. Okay, so wala naman sigurong tanong, wala naman nagre-raise ng question. Lahat naman siguro naiintindihan. So check ko lang sa GC natin kung may mga nagtatanong doon. Okay, so sabi ni Kirby is GC na lang po, hindi lahat naka-laptop. So yun nga din yung ano ko, yun nga din yung tawag dito. Concern ko kanina na hindi lahat is may access ng laptop. Okay, so kung nakuha na yung exams at lahat ay okay na, so pwede na kayong mag-start na magsagot. So deadline natin is June 5, 1 o'clock p.m. June 5, 1 o'clock p.m. So kung wala nang sagot, maraming salamat sa lahat at magandang hapon sa inyo. Mag-iingat, lagi maghugas ng kamay, maglalabas ng bahay, and then observe social distancing. Yun lang. So maraming salamat sa inyong lahat. And then, good luck sa inyong exam. So type okay kung okay na ang lahat.